Brothers and sisters in Islam, next Friday, inshallah, is the first Friday of Ramadan 2023, inshallah. Today is the last Friday before Ramadan. Now the question is, what is to be done? What shall we do as a preparation to welcome this month of Ramadan? We have to prepare our very best, because we do not know. This might be our last and final Ramadan. Who knows? How many among our friends, they were with us in Ramadan 2022, and now they are no longer with us in Ramadan 2023. And how about us? Some of us will be in Ramadan 2023, but some of us will not be in Ramadan 2024. Therefore, brothers and sisters in Islam, we must make it sure today that we will prepare our very best. And preparing means preparing ourselves to practice, to exercise our willpower that we live a life of taqwa. Because this is the meaning, the core meaning of Ramadan fasting. This is the most paramount meaning of Ramadan fasting, to reform us, to upgrade us, to educate us, to change us, and to living a life of al-muttaqun. The ayah is very clear. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. More or less in English rendering, oh, you who believe, meaning Muslims, we are the believers. Oh, you who believe, fasting is prescribed upon you as it was prescribed upon those before you, so that you become al-muttaqun. This is the meaning of Ramadan fasting, that we have to prepare ourselves. What does it mean by al-muttaqun? Two meanings according to the scholars. Al-muttaqun means, number one, that you fear Allah. And number two, that you love Allah. What does it mean by you fear Allah? Whatever is prohibited by the Almighty Allah, either you like it or not, you must also prohibit it to yourself. Either you like it, how much you like it, now that you know that it is prohibited by Allah, you must avoid it. That is taqwa. And what is mean by love of Allah? Whatever He commands us to do, either you don't like to do it, you must do it. That is loving Allah. And these are the two things, the meaning of al-muttaqun. During the month of Ramadan, many among us will be al-muttaqun. They will fear Allah and they will love Allah. But after the month of Ramadan, no more fear of Allah, no more taqwa, no more love of the Almighty Allah. Let us continue. Either Ramadan or no Ramadan, let us continue a life living at taqwa. Either Ramadan or no Ramadan, let us continue with our living, practicing to live a life of taqwa. Why? Why do we have to practice in our everyday life the taqwa? Because it is only through taqwa, fear of Allah, al-muttaqun, that we become strong against shaitan. Shaitan the accursed, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. He will be in front of you, at your back, on your right, on your left, always moving around you. Only one mission. His mission is to destroy you and the very best.
defense system that we can have is taqwa. The ayah is very clear. Declaration of Satan against us. He will position himself in front of you at your back, right side, left side, every day, 24/7. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. This is his declaration of war against mankind. Then I will come to them from before them and from behind them and on the right and on the left, and you will not find most of them grateful to you. This is how dangerous Satan is, and this is the reason that we have to live, we have to cultivate, we have to upgrade ourselves every day in the field of taqwa, because this is our most powerful antivirus, a defense system against Satan. Mga kapatid sa pananampalataya, sa susunod po na Biyernes, Marso 24, Insha'Allah, unang Biyernes ng Ramadan 2023. Ngayon ang tanong, anong paghahanda ang gagawin mo, kapatid? Nakailang Ramadan na, mayroon bang pagbabago sa buhay mo? Hindi natin sigurado kung mayroon pa tayong iba pang Ramadan. Baka ito na ang kahuli-hulihan, final na Ramadan sa buhay natin. Bakit hindi natin galingan? Ilan ang mga kamag-anak kakilala natin, kasama natin sa Ramadan 2022 na hindi natin kasama ngayong Ramadan 2023? At ilan sa atin nandirito ngayon, darating sa Ramadan 2023, ngunit hindi makakatawid sa Ramadan 2024? Therefore, galingan mo. Kung ang mga nagdaan mo Ramadan, hindi mo ginalingan, ngayon galingan mo. At anong ibig sabihin ng galingan mo? Maghanda ka, kapatid. Anong pinakamagandang paghahanda? Paano mo isabuhay, umpisa ngayong araw na ito, isabuhay bilang pagsalubong sa pagpasok ng Ramadan, isabuhay ang pamumuhay na takwa. Mahintatakutin sa Allah. Dahil ito lang ang pinakabuod. Ito ang pinakakahulugan ng pagkayon sa buwan ng Ramadan. Ang paulit-ulit itanim sa ating kamalayan, ang pagiging mahintatakutin sa Allah, ang takwa, takwa, takwa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alalladhina min kablikum laallakum tattaqun. O kayo na mga nananampalataya, ang pag-ayuno ipinag-utos sa inyo tulad ng pag-utos sa mga mas nauna sa inyo upang kayo ay maging mga almuttaqun. Ito po ang pinakabuod, mga kapatid, sa pananampalataya. At anong ibig sabihin ng almuttaqun? Dalawang kahulugan. Mahintatakutin sa Allah, mapagmahal sa Allah. Anong ibig sabihin ng mahintatakutin sa Allah? Anumang ipinagbabawal ng Allah, gaano man kagustong-gusto, iwasan mo na, talikdan mo na, hintuan mo na. At anong ibig sabihin ng pagmamahal sa Allah? Anumang ipinag-utos ng Allah, kahit ayaw mong gawin, pilitin mo gawin mo. Kapag po buwan ng Ramadan, marami sa atin ang mga mahintatakutin sa Allah. Marami sa atin ang mga mapagmahal sa Allah. Ngunit pagkatapos ng Ramadan, walang takwa, wala na namang takot sa Allah. Kaya kailangan, Ramadan o hindi Ramadan, ituloy-tuloy natin ang ating pagiging mahintatakutin sa Allah, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Satanas, hindi kalulubayan, bro. Minuminuto, 24/7. Pupuwestuhan ka sa harapan mo, sa likuran mo, sa kanan mo, sa kaliwa mo. Iikot-ikutan ka maghapon. Isa lang ang kanyang misyon, wasaking ka. At ang pinakamatindi na panangga ng isang mananampalataya kay Satanas, takwa. Huwag mong kalimutan yung banta niya. Ito ang kanyang banta. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ito ang kanyang banta. Ito ang kanyang declaration of war. Sabi niya, pagkatapos, pupuntahan ko sila sa kanilang harapan.
at sa kanilang likuran, at sa kanilang kanan, at sa kanilang kaliwa, at hindi mo makikita na ang karamihan sa kanila may utang na loob sa iyo, sabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito ang dahilan kung bakit kailangan natin palakasin natin takwa, brothers and sisters in Islam. During Ramadan, many Muslims are able to control themselves against haram things. After Ramadan, we must continue controlling ourselves from haram things. During the days of Ramadan, there are Muslims. They liberate their pockets from haram source of income. Then after Ramadan, you must strive, my friend, to stop your haram source of income. No matter how much you love money, if it is from haram, you must stop it after Ramadan. Then lifetime, during Ramadan, many Muslims are controlling themselves, restraining themselves from illicit affairs, from romantic affairs, from zina. Many Muslims are involved in zina, romantic affairs, illicit affairs. But during Ramadan, they stop it. Either you like it or not. When you have a boyfriend, you have a girlfriend, either you get married or you cut it. Because that is how you love Allah and that is how you fear the Almighty Allah. When Ramadan comes, let us also continue to stop our tongue from marities, from those backbiting. And let us also stop our eyes from watching those haram videos and also listening from music, singing and music, haram things. This is what is called practicing taqwa. Mga kapatid sa pananampalataya, kapag po Ramadan, marami sa atin hindi na gumagawa ng haram. Pagkatapos po ng Ramadan, ituloy-tuloy na natin ang pag-iwas sa haram. Kapag po Ramadan, marami sa atin ang napapalaya nila ang kanilang mga bulsa sa mga hanap buhay na haram. Pagkatapos po ng Ramadan, ituloy-tuloy mo nang palayain ang iyong bulsa sa mga hanap buhay na haram. Gaano man ka gustong-gusto ang hanap buhay na haram, gaano man ka gustong-gusto ang salapin na galing sa haram, ang ibig sabihin ng takwa, ibig sabihin ng mahintatakotin sa Allah, puputulin mo na. Ganon din po sa relasyon na bawal. Marami sa atin, mahilig mag-boyfriend, mahilig mag-girlfriend. Kapag po Ramadan, kapatid sa pananampalataya, gaano mo man siya kamahal na mahal, either magpakasal na kayo, or putulin ninyo ang relasyon. Yan po ang takwa. Ganun din, pigilan natin ating mga mata sa panunood sa haram, pakikinig sa musika, panlilibak at pagmamaritis. Ito po ang ibig sabihin ng natutunan mo na isa buhay ang takwa. Brothers and sisters in Islam, there is a hadith of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saying that during Ramadan, the shayatin, the devils are being chained, they are being tied down. But the question is, if the devils are being chained, the question is, why many Muslims are still doing evil acts during Ramadan? If the demons, if the shayatin, if the devils are chained during month of Ramadan, why is it that many Muslims during the day of Ramadan are committing sins? Why? The hadith is very clear. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. When the month of Ramadan begins, the gates of heavens are opened and the gates of hellfire are closed and the devils are chained. Now the question is, why? If the devils are chained, why Muslims are doing evil acts? The answer: you are fasting. You don't eat. You don't drink the whole day.
But you have no taqwa. You have no taqwa. That is the reason. There is no taqwa. And if we do not put into actual practice the taqwa, no matter how much you fast, you don't eat and you don't drink during the day, but you do not stop your lips on backbiting, you do not stop your hands doing evil acts, your fasting is useless, my friend. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَلَعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَالشَّرَابَهُ. Your fasting is useless. If you are fasting but you do not reform yourself, you are fasting but you do not upgrade yourself in the field of taqwa. The hadith, whoever does not stop evil words and deeds while fasting, Allah does not need his giving up foods and drinks. Kapatid sa pananampalataya, tandaan mo, mayroon isang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi na kapag Ramadan, nakakadena ang mga demonyo. Ngunit kung nakakadena ang mga demonyo, bakit marami pa rin ang Muslim araw na araw ng Ramadan gumagawa ng mga kademonyohan? Bakit kaya? Sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakadena ang mga demonyo. Sinabi niya, إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. Malapit-lapit na pagkahulugan. Kapag ang buwan ng Ramadan ay nagsimula, ang mga tarangkahan ng mga langit ay nakabukas, at ang mga tarangkahan ng impero ay nakasara, at ang mga demonyo ay nakakadena. Eh bakit gumagawa pa rin ng Muslim ng kadimunyuhan? Sagot, nag-aayuno ka. Kaya mong tiisin ang pagkain. Hindi ka kakain. Hindi inom maghapon. Ngunit hindi mo kayang tiisin ang bibig mo na magmaritis. Hindi mo kayang tiisin ang mata mo na manood ng video ng mga haram. Eh, hindi mo kayang tiisin na makinig. Ibig sabihin, nag-aayuno, ngunit walang takwa. Wala kang takot. Ngayon, kapag ikaw ay nag-aayuno, ngunit wala kang takwa, nag-aayuno ka, ngunit hindi ka humihinto sa pagsasalita ng haram, paggawa ng haram, ang pag-aayuno mo hindi kailangan ng Allah. Tandaan niya. Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabah. Sino man ang hindi humihinto sa masasamang salita at gawa, hindi, habang nag-ayuno, hindi kailangan ng Allah na siya ay huminto sa pagkain at inumin. Brothers and sisters in Islam, the question now is, what are the benefits that you can have if you fear Allah? What are the benefits that you will have if you live a life of taqwa? Number one, there are so many benefits, but we will only mention one or two. Number one, if you fear the Almighty Allah, He will make your life easy and comfortable. You know, the life in this planet Earth full of trials, painful trials. Our life in this dunya is full of pain, sufferings, troubles, disappointment, so many things that will depress you. But when you live a life of taqwa, no matter how much you are surrounded by oppression, depression, whatever calamities surrounding you, your life is comfortable. Your life is easy to handle. The ayah is very clear. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. And whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make his matter easy for him. The Almighty Allah will make your problem easier to solve. The Almighty Allah will make your burden easy to carry if you live a life of taqwa. This is how important. If we are looking for the formula to live a comfortable life, the answer is taqwa. And how many times do we hear about lecture and khutbah about taqwa? Taqwa, taqwa.
taqwa. And until now, we do not learn the message of taqwa. Subhanallah. Number two reason why we need to be living a life of taqwa: to become successful. Success in this dunya and success in the hereafter. The answer is taqwa. There is no other way to be successful. Taqwa. The ayah is very clear. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. And whosoever obeys Allah and His Messenger, fears Allah and keeps His duty to Him, such are the successful ones. So these are the reasons why we need to upgrade ourselves. Every Ramadan, we have to upgrade ourselves. We have to improve ourselves. We have to promote to ourselves the meaning of taqwa. Because we want to be successful in this dunya, and we want to be successful in the hereafter. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Such are the successful ones. Now, if you educate yourself to live a life of surrender. This is the meaning of Islam. Surrender, submission. There is no Islam in your life if you cannot live a life of surrender. If you cannot live a life of submission unto Allah, there is no Islam in your life. So, if you live a life of surrender to the will of the Almighty Allah, He will make your life no fear, no loneliness. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. No fear, no loneliness. Very clear, the ayah. No, whosoever submits his whole self to Allah and is a doer of good, he will get his reward with his Lord, and on such shall be no fear, nor shall they grieve. Kapatid sa pananampalataya, ito po ang pakatandaan natin. Tanong, napakabahalagang tanong sa ating sarili. Ano ba ang mapapala natin sa pamumuhay na takwa? Mayroon ba? Mayroon ka bang mapapala sa pamumuhay na mahintatakutin sa Allah? Marami po, napakarami. Bumanggitin ang dalawa. Number one, gagawin ng Allah mag-aandalin ang buhay mo. Alam ninyo, mga kapatid, ang buhay natin sa mundo ito punong-puno ng problema. Walang sino man sa atin walang problema. Punong-puno ng mga tinik sa dibdib, mga pasanin, ang dami nating araw-araw na mga disappointment, mga kabiguan, ang dami nating problema araw-araw. Walang sino man sa atin walang problema. Ngunit sa pamamagitan ng takwa, gagawin ng Allah mag-aandalin anumang problema mo. Basa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. At sino man ang mahintatakutin sa Allah at sinusunod ang kanyang obligasyon sa kanya, gagawan niya ng magaan para sa kanya ang kanyang mga gawain. Anuman ang pasanin mo, presidente ka man ng Pilipinas, janitor ka man, tagawalis ka ng kalsada, engineer ka, anuman ang kinalalagyan mo sa buhay, gagawin ng Allah ang anumang pinapasan mo na mag-aandalhin kapag mayroon kang takwa. Mga kapatid sa pananampalataya, ito rin ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa mundong ito, at higit sa lahat po, tagumpay sa kabilang buhay. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Brothers and sisters in Islam, Ramadan is a month of forgiveness of our sins. From Ramadan 2022 up to Ramadan 2023, we have committed so much collections of sins. Our eyes are committing sins. Our tongues are committing sins. Our ears are committing sins. Our hands, our pockets. We are sinners, all of us. But when Ramadan comes, we will be given by the Almighty Allah the opportunity, the golden opportunity, to erase all our sins. And we must strive our very best that this Ramadan 2023, when this Ramadan is gone, we have earned, we have deservingly earned the forgiveness of the Almighty Allah. But there are two requirements to be forgiven when fasting. When you are fasting, two requirements. Requirement number one, that you are fasting because you believe. You believe. You are a believer. You are doing it because you believe. And number two, you are fasting because you are hoping for the reward from Allah. These are the two requirements, brothers and sisters in Islam. When you are fasting, you are doing it because you believe. And you are doing it because you are hoping for the reward. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Whoever fasts in the month of Ramadan because of iman, because you believe, and longing for reward, hoping for reward, his past sins shall be forgiven. Kapatid sa pananampalataya, ang buwan ng Ramadan, buwan po ng kapatawaran ng mga kasalanan natin. Mula po ng Ramadan 2022 hanggang Ramadan 2023, karami-rami nating inipon ng mga kasalanan. Kasalanan ng mata, kasalanan ng bibig, kasalanan ng tenga, kasalanan ng kamay, kasalanan ng bulsa, ng tiyan, ng paa. Pagkarami-raming inipon natin ng mga kasalanan, at darating na naman ang Ramadan para muli bigyan tayo ng pagkakataon para linisin ang ating mga kasalanan. Ngunit mayroong dalawang requirement para ang pag-aayuno mo ay panlinis ng kasalanan. Unang requirement, nag-aayuno ka dahil naniniwala ka, nananalig ka, nananampalataya ka, at nagpapakagutom ka, nagpapakauhaw ka, nag-aayuno ka dahil inaasam-asam mo ang gantimpala. Itong dalawa, huwag ito mawala. Buburahin ng Allah ang iyong mga kasalanan bilang katibayan. Man sama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang nakaayuno sa buwan ng Ramadan dahil sa iman, kaya ka nagpapakagutob dahil naniniwala ka, at paghahangad ng gantimpala, ang kanyang mga nagdaan na kasalanan ay patatawarin ng Allah. May the Almighty Allah give us long life and more Ramadan to come. May the Almighty Allah forgive our sins. May the Almighty Allah give us the wisdom so that we learn to live a life of taqwa.